Sobrang ganda talaga ng lugar na yan dahil maraming mga iba't ibang tanim na mga bulaklak. Iba-iba siya, guys. Hello guys, it's me again, Janela Bustillas, and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. So for today's video guys, ang content natin ngayon ay gagawa tayo ng reacting to my old pictures. So ang mga larawang ito ay nakukuha ko ito sa aking Facebook account at isinisave ko sa aking laptop upang sa laptop ako titingin guys sa aking mga pictures upang basihan ko guys. So ngayon guys, magsisimula na tayo. Picture number 1. So ito guys, my first profile picture guys in Facebook. Okay. Picture number 1, ayan. So ako ay nakasuot ng dilaw na kulay dyan guys. Sa panahong yan, kami ay tumatambay sa labas ng aming bahay at may nakikita akong shades doon, kaya sinusuot ko at nag-request sa akin ang kapatid ko na mag-take siya ng picture sa akin ko. So ayan, chill lang akong tega dyan at nagpa-picture ako sa kanya. Wala lang, relax lang. Okay, next picture, picture number 2. Pinakatsakang picture. So ayan. So ayan guys, pinakatsakang picture. So ang aking suot naman dyan ay kulay puti na may black dito sa gitna. At may parang scarf sa may liig. So sa panahong yan ay usong-uso pa yung mga Korean style. Dahil sa aking panahon or kabataan noon ay mahilig na talaga ako sa Korean. Kaya kung pupunta ako sa mga mall or sa pabilihan ng mga damit, ay ang aking gusto talaga ay yung Korean dress guys. So upang mag-match siya sa lower ko guys, ay inaparesan ko ito ng kulay brown na pants. So noong nang panahon na yun, pangit pa talaga yung cam ko, wala akong magandang cellphone, kaya ang pangit ng pagkakuha ng picture na yan. So next, picture number 3. Ang akala ko na okay na, pero di pala. So ito yun guys. So ayan. So I think that was taken on a year of 2012 guys. Diyan ko ay nagsushoot sa may Plaza Independencia guys. No? Malapit sa Santo Niño Church. So doon, diyan akala ko okay na yan, pero di pala. You can see guys, hindi siya gaano kagandang pagka-edit ng photographer dahil nalalaman ko kuhan pa lang siyang photographer guys. Kaya yan ang kuha. So, iba ang skin tone niya guys. Hindi talaga siya pang professional na picture. Hindi pang professional na photography guys. So, ayan. So, kaya madalang ko lang siyang ipinupo sa Facebook. Ina-hide ko rin siya guys dahil parang ayaw ko, ay hindi ako magandahan sa quality niya guys. Okay, next picture, number 4. Picture na talagang ikinahihiya ko guys. Ay, ito. Ayan. Yan ang picture na ikinahihiya ko guys dahil bata pa ako niyan, nagtuturo na talaga ako sa pampublikong paaralan. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng ibang tao kahit na ako ay isang guro dahil nagpakulay talaga ako ng aking buhok na ash gray guys. So ayan, dahil K-pop fan talaga ako guys. Sa sobrang hilig ko sa Korea ay parang na-influence na ako sa kanila guys. So ayan, ginagaya ko ang kanilang buhok, kasuotan, kahit hindi perfect.
So, nag-sling pa nga ako dyan, guys, na parang pang-Korean din. Di ko naisip kung bakit kaya ko kaya ginagawa yan. So, nahiya talaga ako dyan, guys, sa panahon yan. Next. Number 5. So, ang pinaka-na-miss ko na picture. So, ang pinaka-na-miss ko na picture, guys, ay yung... Ayan. So, nami-miss ko talaga ang picture na yan, guys, dahil nami-miss ko yung panahon na lagi akong gumagala, na may kahit saan gusto ko, pupunta ako. So, sa picture na yan, guys, ay doon kami sa may eco-farm sa may tuong, guys. Top 15 minutes to go there, guys. You can see na sobrang ganda talaga ng lugar na yan dahil maraming mga iba't ibang tanim na mga black. Iba-iba siya, guys. Stress-free ako dyan. So, next picture, guys, na ipapakita ko sa inyo ay ang pinaka-proud ko na picture. So, ito yun, guys. Ayan. So, yan ang pinaka-proud ko na picture, guys. So, ako ay nandun sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu, guys. So, may isang photographer na nag-invite sa akin na mag-take daw kami ng picture or mag-photoshoot daw kami. Kaya pinuntahan ko. So, at may kasama kong kaibigan na in-invite ko rin upang may makasama ako papunta doon. So, proud ako dyan, guys, dahil sinabihan ako ng aking photographer na congrats daw sa akin dahil na-project ko ng maayos yung picture, guys. Na-project ko yung maayos ng aking post. Para daw akong si Bruno Mars. Para daw akong si Bruno Mars, guys. Ha? Kaya congratulates na ako. So, sobrang proud ko talaga dyan, guys. Dahil achieve ko yung gusto ng photographer. Achieve ko yung nais na photographer, guys. So, yan lang ang lahat, guys. So, thank you. Sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Please don't forget to like, comment, and subscribe for more videos, guys.